magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating pong mga kaibigang OFW, kumusta na po kayo dyan? Well mga kaibigan, no, ang ating pong panibagong reaction video na ito ay isang follow-up reaction video patungkol po kay Buhi Tapang. Well, pero bago po ang lahat mga kaibigan, kung bago ka lang sa aking tahanan, hinihin ko sanang pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Well, ito na nga po mga kaibigan, ano po, alam nyo po, isa po sa nakakagulat na revelasyon ating pong natuklasan, sapagkat isang babae binigyan po ni Buhi Tapang ng ginto, alahas po mga kaibigan, na nagkakahalaga ng 200,000. Isa pong babae mga kaibigan. Kung ating pong matatandaan, medyo binatikos at umulan ng pambabatikos at basher etong si Buhi Tapang. Sapagkat kung ating pong matatandaan, pumunta si Buhi Tapang dito sa Maynila kay Bustuyo at bumili ito ng mga alahas. Oho, alahas po mga kaibigan ang kanyang binili. So, yung alahas na yan mga kaibigan ay nagkakahalaga ng 2 million. Yes, 2 million po ang halaga ng alahas na kanyang binili. At dahil dito, ang dami pong nag-criticize sa kanya. Maraming nagsasabi na itong si Buhi Tapang di umano ay masyado na daw yumayabang. Marami ang nagsasabi mga kaibigan na itong si Buhi Tapang ay tila masyado na daw mataas ang ulo. Ano po? Pero ating pong natalakay yan sa ating unang reaction video. Natalakay po natin yan. Pwede po ninyong panoorin. Well, eto na nga po mga kaibigan. Dito sa pagkakataong ito, maaaring malalaman natin sino nga ba ang isang mahalagang babae sa buhay ni Buhi Tapang na binigyan niya ng ginto. Alam niyo po mga kaibigan, likas na matulungin itong si Buhi Tapang. At nakita natin na talagang mula sa pagiging mahirap ay umangat ang buhay sa larangan ng pagbablog. At ito ang nakakagulat na revelasyon. Sapagkat tunay nga na si Buhi Tapang ay hindi nakakalimot sa kanyang pinagmulan. Ang babaeng binigyan niya ng ginto sa halagang 200,000 na ginto. Kumpleto po yun, hikaw, mula po sa kwintas, sa bracelet. Walang iba po mga kapatid, kundi ang kanyang nanay. Sabi nga ni Buhi Tapang, ginawa niya itong regalong ito, itong kanyang kumbaga sorpresa para sa kanyang nanay. Dahil matagal na itong pangarap ng kanyang nanay. At dito, nalaman natin, ako mismo nagulat mga kaibigan. Sabi nga niya, nagtitiis daw ang kanyang nanay sa pagsusuot ng mga Peking alahas. So yung pong mga suot dati ng nanay niya is mga Peking alahas. Pero sa ngayon, eto na nga po. At talagang pinagsumikapan niyang bigyan ng tunay na alahas ang kanyang nanay. Sa pagkakataong ito, nung binigay niya ang sorpresa, idinaan niya sa isang prank. At dito sa punto ng pagtatapos ng kanyang video, ng kanyang vlog, ay talagang napaiyak ang kanyang nanay at maging si Buhi Tapang ay napaiyak din. Panoorin natin ang kanyang video. Kaya saludo sa lahat ng mga mama dyan na lumalaban sa buhay kahit gano'n man kahirap. Ma, happy Mother's Day, Ma. This is... Mapansin ninyo mga kaibigan, dito gumagaralgal yung boses niya. Napapaiyak na siya. Ano yan yung ano mo? Oh, ano masasabi mo ngayon, Ma? Maraming salamat, Katapang. Ito na nasuot na talaga ako ng gold. Noong araw, nangangati pa yung make ko. Bakit na? Oh. Grabe, no? Oh, di ba sinabi niya? Noong araw, nangangati pa yung liig dahil mga piki yung sinusuot. Pero ngayon, original na ang alahas na suot ng nanay ni Buhi Tapang. Hindi na talaga. Ngayon, talagang totoo na to. Binigyan ako ng anak kong mabait. Mabait at
patulungin sa karong ayon. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, balikan natin yung unang video. Alam nyo po, dito, siguro kung yung mga nambas sa kanya ay masigit nilang mauunawaan. Yung pagbili ng ginto ni Boy Tapang ay hindi lang para sa kanyang pansariling kapakanan, kundi para sa kanyang mga mahal sa buhay. At likas ngang napaka matulungin ni Boy Tapang, Kasi hindi natin alam na may plano pala siyang sorpresahin ng kanyang nanay. Sa mga nagsabi noon na mayabang daw si Boy Tapang, sa mga nagsabi noon na lumaki ang ulo ni Boy Tapang, well, itong video na ito, kung mapapanood lamang nila, mapagtatanto nila kung gaano kataba ang puso ng isang Boy Tapang. Tulong talaga sa pamamuhay, tanal, binuhay kami lahat dito. Salamat mga katapang. Ayun mga katapang, sobrang sarap sa feeling kasi simula ako mag-vlog 2020 hanggang ngayon 2023, 3 years ko na binuhay yung pamilya ko. Ang sarap sa feeling nun, ako yung bunso pero naging breadwinner ako. Ako yung bunso pero naging breadwinner ako. So, batid naman natin yung kanyang pinagdaanan, mga kapatid. Nung una pa man, nang nagsimula siyang pag-vlog, lahat na ng klase ng video ginawa niya. Actually, yung unang kanyang channel ay talagang nawala dahil sa sobrang kumbaga kakaiba ang kanyang mga pinaggagawa. Kumakain siya ng mga kakaibang pagkain na hindi kaaya-aya na naging dahilan para ma-take down yung kanyang channel. Pero sa kabila ng lahat, pagkatapos nito ay gumawa siya ng panibagong channel na sinuportahan naman ng karamihan at ito muling nanumbalik ang kanyang sigla at ang kanyang kasikatan. At ito na nga po, tinatamasan na niya ang rurok ng tagumpay ng kanyang pagiging vlogger. May sa feeling yung sobrang sarap na nabuhay mo, kanakaya mo buhay yung pamilya mo, ikaw yung inaasahan nila sa tatlong taon at ngayon still I'm here na to, kasama yung pamilya ko na walang pagsama sa loob. Sobrang sarap lang sa feeling mga katapang kasi kasama ko lahat mga kapatid ko dito mga katapang. Alam niyo po, doon sa mga nagsasabi ng negatibo kay Boy Tapang na issue ganito na ganyan, ito ho, sabi pa nga ay ang magsasalita na po ay yung kanya mismong ginagawa. Ay yung kanyang disenyo ng kanyang bahay ay talagang ginawa niya ng para sa pamilya. Ginawa niya yan para sa kanyang pamilya, para sa lahat. Yun yung pong disenyo kasi ganun niya kamahal ang kanyang pamilya. Sa bahay namin, wala akong masamang aaral sa kanila. Gusto ko to na magkasama kami sa isang bubong. Kaya napakasarap sa pili magkatapang na 3 years kaming nagsasama at ako yung bubuhay sa pamilya ko. Ba? Sinabi niya ako yung bumubuhay. Lahat ng kanya, yung mga kapatid niya may mga pamilya na rin pero nandiyan pa rin siya. So, malaking inspirasyon si Boy Tapang sa mga maliliit na vlogger na nagsusumikap. Ito yung pinakamainam na meron tayong nakikitang ganitong klaseng mga vlogger na nakuha yung tagumpay, yung rurok ng tagumpay sa larangan ng pagbablog. Pangalawa, ipinapakita ni Boy Tapang na sa kabila ng lahat, sa kabila ng katanyagan, sa kabila ng kanyang kasikatan, nananatili pa rin siyang nakaapak sa lupa. Pero siyempre, hindi mawawala, mga kaibigan, na mayroon pa rin mangbaba sa kanya dahil hindi naman lahat ng tao ay nagkakagusto sa ating mga ginagawa. Tandaan ho natin mga kaibigan, sabi pa nga, hindi lahat ng ating mga followers ay sumusuporta sa atin. Ang ilan dyan, nakatingin lamang, nag-aabang lamang kung kailan ka babagsak. Yun po yung katotohanan ng pagbablog. Pero si Boy Tapang, nakita natin yung kanyang pagmamahal sa kanyang trabaho at pagmamahal maging sa kanyang mga vasher, yung pinakamalalim na pangunawa. Anong sinabi niya? Sabi niya, maraming salamat sa inyo ng mga vasher sapagkat kahit papano nakatulong pa rin kayo sa akin, no, sa in terms of mga views. Pero may isang punto na nagustuhan ko sa kanya, yung sinabi niya na mahalin niyo ang yung vasher para pagdating ng panahon, mamahalin din kayo niyan. Sa feeling. Dahil yan sa inyo mga katapang, maraming salamat sa inyo dahil napasaya ko yung mama ko sa kahit papano. Ayan ma, maraming salamat pa sa ginawa mo sa kahit. Happy Mother's Day ma, Dunya Lucina! Ma, pasalamatan nung supporters na... Dunya talaga, no? Sinabi niya Dunya Lucina. So, talagang binago na po ang buhay nila dahil sa pagbablog. Salamat mga supporters ni Boy Tapang! Maraming salamat sa inyo lahat mga katapang! Ayan.
Pero kahit binago yung buhay nila, mga kaibigan, it's a pinakamagandang halimbawa na at least kahit papaano ay nananatili pa rin yung kanyang pagiging humble at yung kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Well, saludo ako sa iyo, Boy Tapang, and congratulations. Itong video na ito, mga kaibigan, ay magsilbi sanang aral doon sa mga nanghusga, pumuna sa kanya nung panahon na bumili siya. Katulad yun ang sinabi natin, nung pumili siya ng ginto, hindi natin alam. Isang aral lang atin yun na minsan may mga pagkakataon na huwag tayong humusga sa ating kapwa dahil hindi natin alam kung ano ang mga plano sa puso at isipan ng isang tao. Katulad ngayon, ito't nakita natin na ang kanyang paghahanda kung bakit lumuwa siya sa Maynila ay para pasayahin ang kanyang nanay sa itong itinapat niya sa Mother's Day. Sa inyong lahat, mga kaibigan, comment down below kung ano naman po ang inyong saloobin patungkol po sa videong ito. Mahalaga po yun sapagkat kaparte pa rin kayo. Hanggang dito lang po muna, mga kaibigan. Ako po muli si Taong Gala and we give a shout out sa ating mga kasama dyan sa Team Colette. By the way, congratulations sa ating matagumpay na charity mission na ginawa doon po sa Barangay Silangan, San Mateo Rizal. And congratulations po sa ating lahat, Team Colette. And of course, maraming salamat to Ma'am Shishi Street, Mami Nila and TV. Thank you so much, Bunso. Maraming salamat. Diyan po kay Lisbon, kay Jocelyn Santillan, diyan po kay Tantan, kay Judith, maraming salamat kay Ate Nida and kay Bayaw, of course, sa mga kaibigan, sa ating mga artist at singer na sina Barline, si Nelbert, si Shenlin, si Papa B. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Kapumulis taong gala, God bless and bye-bye. Hanggang po sa muli.